So, sa social exclusion, malaki na po agad yung sinasabi nating layers of discrimination or marginalization gawa nga po ng sa kanyang gender na siya'y babae at nagkataon din na meron din po siyang disability. Sa poverty naman po, nag-i-intersect din po dito yung mga cultural biases na na-mention ko kanina sa social exclusion. Dahil ang paniniwala nga po ng karamihan, dahil babae siya at may kapansanan siya, hindi na dapat lumabas pa ng bahay, mag-aral, o magtrabaho pa. At hindi na rin po sila magkaroon ng trabaho or opportunity to work. And in that case, yung tinatawag nating cycle of poverty, hindi na po sila makaahon doon, hindi na po sila makaalis doon, they are trapped. Ang pangatlo pong dimension na nangyayari lalo po ngayon sa konteksto ng pandemic is yung tinatawag na gender-based violence and sexual abuse. Dahil ang women and girls with disabilities ay madalas na sa bahay, madalas din pong subject for abuse and bullying, at kadalasan din po ng perpetrators ay family members. Even home is not the safest place, lalo na kung ang perpetrators po nandun. That's why it's very important that women and girls with disabilities are well-informed and empowered to make sure that they can protect themselves and they can also fight for themselves well by having the right information and having the skills to protect themselves. Ito po yung isang nilalobby namin sa lahat ng advocate groups at mga organizations protecting women and pushing for the rights of women. When we create a program, we need to make sure that it is accessible to women and girls with disabilities. Sexual and reproductive health, for example, marami pong bagay ang tungkol sa family planning, ano ba yung mga contraceptions na dapat nilang maintindihan kung ayaw mo na nilang mabuntis, mga ganyan. Kasi we should govern our body because this is our body. Kaya nga, I totally agree with this program na sinasabing yung body autonomy. Kasi even women and girls with disabilities need body autonomy and know what is best for themselves, knows best for their bodies, lalo na po yung women with disabilities natin who are married or planning to get married. Ang importante lang po dun, the information they need to know to protect themselves or how to do things are there, available and accessible to them. At ito po ang isa sa pinakamalaking problema po ng aming sektor ngayon na hindi talaga nabibigyan ng pansin yung tinatawag na accessible information for women and girls with disabilities so they can better take care of themselves. At mga programa din po about SRH na hindi pa rin po inclusive to persons with disabilities, specifically for women and children with disabilities. That's why I'm very thankful for this very short sharing about the issues we face as a sector, because we just want to let all of you know that persons with disabilities are part of this society, part of this community, and most especially have rights like you. Especially sa usapin ng sexual and reproductive health, when we can take over our bodies and we also have body autonomy, we know what's best for us. And we also have plans and we know how to make decisions about them, about ourselves and about building family. So, thank you very much.